Good morning sa inyo lahat mga kaibigan. Isang mapagpalang umaga sa inyo lahat. Ayan. Andito ako ngayon sa aking trabaho or money market kung tawagin nila. So hanggang this time, this morning is hindi tayo maniniksay. Tayo ay magtatrabaho muna. So guys, itong araw na to, ako ay mag-i-install ng projector. So guys, samahan niyo ako sa aking isa sa mga ginagawang trabaho is mag-install ng mga projector. So guys, actually may mga nagawa na ako. Ayan siya guys. Ayan, yung aking mga hanging projector. So yun, gagamitan ng screen projector. Ayan, nakakabit na guys. So guys, pakikita ko sa inyo kung paano ko ginawa yan. So sa katunayan is ayan, ayan yung projector screen. Ayan. Kasi dati, nakapatong lang yan sa lamesa. So sabi ko, kaysa palipat-lipat, total marami naman kami projector dito sa school. So minabuti ko, sabi ko, nag-suggest ako na ihang na lang natin para hindi na siya nagagalaw lagi. Doon na siya nakapirmis. So ayun guys, in-approve naman ng admin, no, ng administrator na gawin yung sinuggest kong plano para hindi na rin buhat-buhat, netmiag, lipat-lipat yung projector. So ayun guys, nakakapagkabit na ako actually. Nakalima na ako eh. So last na itong ikakabit ko na to. Itong pang-anim na to, ibibigyo na natin mula upisa hanggang matapos. So para makita rin ninyo yung mga ginagawa ko sa mga pang-araw-araw. At hindi lang yung paniniksa yung aking ginagawa. So samahan ninyo ako sa aking pag-install ng projector dito sa my whiteboard screen. Okay, good morning sa lahat. Keep safe po and God bless us all. Magandang buhay. So guys, ito na yung projector. Ito na yung projector. So guys, ito yung i-install natin. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. So ito yung ikakabit natin guys. Dito sa may taas na yan. I-mount natin dun sa may taas. Gagamitan natin siya ng bakal. Ihahangin natin siya sa madaling salita. So eray naman yung projection screen. So yan, i-unbox natin yan. Yan yung ikakabit naman natin dito sa ibabaw ng whiteboard. Yan, dyan natin siya ipipix. Tapos dito na rin siya kukuha ng power supply sa convenience outlet at papunta rito. So guys, magkakaroon tayo ng double switch kung tawagin. Bali, nilagyan ko siya ng control na after niya gamitin, i-off na lang nila yung switch para parehas na i-off kasi tigis ang switch. 110-110. So wala nang boltahin papasok papunta dun sa i-mount nating projector. So ayun guys, samahan niyo ako sa pagkabit ko ng projector screen. So ayun guys, unbox natin yung bagong projector projection screen. Okay, stay tuned lang. So guys, kahit tatanggalin natin itong stand, kakakinan natin ito para maalis na kasi hindi na ito kailangan kasi i-hamon natin ito. So tatanggalin natin itong stand. So kung putulin natin ito, gamit ang grinder. So yun, siyempre, kailangan natin ng protection sa mata, protection screen. Tara, tanggalin natin. So ito, hindi na ito natin kailangan. So siguro, gamitin na ito, pwede mo stand camera. So mukha mo na dyan, makakabit sa camera ito. Ganito yun. So pwede siya, ganyan na lang. So guys, natapos na yung ating pagtanggal dun sa may base o yung stand ng projection na screen. So ayun, natanggal na natin yung stand ng projection screen. Ito na yun.
So bali ito, hindi na to natin kailangan. So kailangan lang natin yung protection na screen na yung ikakabit natin dito sa may taas. Ayan. Diyan natin ikakabit yan. So yun guys, tara, ituloy natin ang paggabit ng projection na screen dito sa may ibabaw ng whiteboard. Tapos ihahangin natin yung projector dito naman sa taas. So gagawa tayo ng bakal at plywood. So yung plywood na gawa ko na, so siguro hindi ko na i-video. At unang-una kong ginawa, in-assemble ko yung box. So yung bakal na lang siguro yun yung ating gagawin para ma-i-spot, ma-welding. Tapos ibabarena natin doon gamit ang expansion sheet at saka bolt with washer para kahit lambitinan mo siya matibay kasi nakaano siya, naka-expansion shield. Hindi tox ang gamit natin kasi pag tox pwede siyang mabulot. So expansion shield yung gagamitin natin. So pakikita ko sa inyo kung ano yung mga gagamitin natin para sa pag-assemble, pagkabit, pag-install ng projection o projector at projection screen. So tara, pakikita ko sa inyo mga gagamitin ko. So ito yung mga gagamitin natin na gamit para sa pag-install natin na projector at projection screen sa taas. So iahang na natin siya para mas convenience gamitin kumpara sa dati na hinihila pa nila at pinapatong sa lamesa kung saan-saan. So ayun guys, pakikita ko sa inyo yung mga gagamitin natin. Ayan. Kailangan natin ng electric drill, grinder, pangkat dun sa may bakal para maalis dun sa pagkakakabit sa projection screen. Saka gagamitin din natin yan sa pag-assemble ng bakal para sa base ng ating projector housing. So gamit ang extension cord, lagaring bakal, pamputol natin sa mga molding ang plier, side cutter at long nose. Siyempre, hindi mawawala ang Phillips screw, screwdriver, blade cutter para sa pagbalat ng wire. Gagamit din tayo ng ating masonry drill bit, pambutas ng bakal 316 saka ang 5/8, saka gamit din tayo ng number 11 na spanner o ng llave. So ito yung mga gamit natin, 3.5 THHN belt dads. Yan, yan gamit ko number 12 na stranded. Mahusay po yan. So gamit din tayo ng Amco box, ang switch, two-way para sa switch para pag on and off ng projector. So ayan, gamit din tayo ng outlet para sa saksakan ng projector. So gamit, ito yung sinasabi ko guys na bolt, ang gagamitan natin siya ng expansion shield. Yan, ito yung magkakabit dun sa bakal na nakahanging. Mas matibay ito guys. Kahit lang paglambitinan mo, hindi ka babagsak dahil ito naglalak pag bumubuka yung dulo. So yan, gamit tayo ng rugby, pandikit dun sa may PVC molding. Ito yung ginagamit kong pang saw-saw dito. Yan, pang inihilang ganang pandikit para mas mabilis. So gamit din tayo syempre ng mica tube. Protection sa may sa wire at magandang tingnan kapag naikabit na. So sa PVC molding na tripod ang ginagamit ko para just in case na pwedeng may dagdag pa, pwede pang saksakan ng maraming wire hanggang 6 kaya niya. So guys, syempre sa lahat ang ating protection ay protection para pag nagkakatay ng bakal, especially syempre ang welding machine. Ang welding machine natin nasa baba.
na yung bako na ikakapit natin sa taas na welding ko na. Hindi ko na naipakita yung tinapas ko. Dinikit ko lang natin kasi kailangan medyo naka-stand siya ng konti para patusok dun sa pinaka-projector screen natin. So tara, i-mount natin dun sa may taas para nagkapit na. Tapos meron guys yung box, teka, asset box. Guys, there yung kanyang box. Yan, i-kapit natin siya pagdating natin. So, protection na din para hindi malipukan yung projector. So, kaya natin ginawan dito. Pwede naman wala na kaya mas maganda dito para kahit para may protection sa alipabok yung projector. So, tara, i-mount natin sa taas para makapit. So guys, bali, ito na yung ano, yung sinasabi ko na yan yung expansion shield. Ito yung tornilyo na magpapasok doon. Ayan. Ayan, hihigpit yan, luluwag itong nasa dulo na to. So, ang bali, ang sukat nito is 1/2. Ayan. 1/2 by 2. Yung bilog niya is alos 1/2 na. Para mas matibay. So, ayan, tara, ikapit na natin. Kahit lambarasan mo, hindi yan sira. Tapos gagamit tayo ng alyape na numero 11. So guys, ayan, na-testing na natin. Ayan, nakakabit na siya. Bali, ang gagawin naman natin ngayon, kukunin natin yung kanyang level dun sa may task na yon. Doon natin nalagay yung projector, projection screen. Ayan to guys. Ayan yung iahang natin dun sa task na yon. So kinuha ko lang yung eksaktong gitna para maikit na rin natin yung projection screen. So ito na guys yung projector. Ayan, nakakabit na. So ayan na guys. Ipa-final touch na lang natin yung pintura niya after na mayari. So, ayan guys. Nakabit na lang natin yung kanyang projection screen. Tapos yung kanyang installation, yung outlet. At higit sa lahat, syempre, yung HDMI cable. Yung HDMI cable, sa huli ko na lang siya ikakabit. Kapag yung naikabit na yung installation ng electrical at nung mga PVC molding. So, ikikrit na lang natin siya. So, tara, gamit natin yung kanyang projection screen. Dito tayo kukuha ng supply papunta dun sa may projector. So nagpapag-isip ko na hindi na dito ilagay kasi mas malaki po dito na lang sa kabila. So ito yung story dito ko sa inyo kung gusto ko doon. Ayan guys, pakita mo. Ayan guys, kasi dito guys,
Ito na yung kanyang box. So ayun, kaya ng load yan, ng, kasi hindi naman ganong kalakasan ng projector. So dyan na lang tayo kukuha ng linya papunta dun sa may projector screen. So ayun, naglagay na ako dito ng plastic molding. Dito natin ilalagay yung switch. Ayan, nagdikit na ako ng molding dito. Dito natin ilalagay yung pindutan. Para after gamitin, i-off lang parehas yung switch para wala nang pumasok na supply dun sa projector. So ayun guys, doon tayo kukuha ng kuryente sa may box. So magpapagapang ulit tayo ng molding dito, papunta doon sa may projector housing. Doon tayo maglalagay ng outlet sa ibabaw nun. So tara guys, lagay tayo ng plastic molding. I-install na natin siya ng electrical. Tapos na tayo sa mamaya yung kanyang HDMI cable yun ang final natin. So tara, kapitan na natin yung electrical. So bali guys, itong plastic molding, bali nilalagyan lang siya natin ng, ayan, dinidikit na lang siya natin ng rugby. Lalagyan siya natin ng rugby pa ganyan, ayan o. Tapos pupunasan natin para kumalat, ayan. Tapos both side niya lalagyan, pati yung dingding. Lalagyan din natin yan para kapit na kapit. So hindi na natin kailangan itox. Puro dikit lang tayo, dikit. So matibay yun. Bago matanggal yun, kasama na yung pintura. So tara, lagyan na natin para may dikit dun sa taas. After natin na mabuksan, yan, bali lalatagan na natin siya ng wire. Nalagyan na natin ng wire. Papunta dun sa yan, projector screen. Guys, nakakabit na yung wire natin dun sa may molding, nakalagay na. Ito guys, yung sinasabi ko na mica tube, ayan. Ito yung bahay ng kuryente, ayan. Para maganda siyang tignan, hindi siya naka-expose yung electrical. Kasi yung box natin. So itatap natin dun, tapos magkakaroon tayo ng switch dito. Ayan, maglalagay tayo ng wire dito para sa kanyang pindutan. Para pag on and off nung projector. So guys, ngayon kakabitan ko siya na ng outlet. Outlet ng projector doon sa taas. So ito, ikakabit na natin doon para hindi na tayo gumulat ng Yarina. Huhuli natin yung HDMI cable. So stay tuned lang guys. Kaya kakabit ko lang yung outlet. So guys, ayan, tapos na tayo. Naikabit na rin natin yung wire niya. Papunta ron sa may switches. Ayan guys, eto na. Detesting na natin. Kaya sinasabi ko guys, oh, i-on lang siya parehas para magkaroon ng power supply yung both line na 110-110. So ayan guys, testing natin. Nakakabit na yung electrical natin. On na natin yung kanyang power. Ayan. Ayan natin ito. Ang final natin is yung kanyang HDMI cable guys. Ayan, ito guys yung
Yung HDMI cable. Yan. Yan yung huli natin kakabit. After nun, yan, pwede natin testingin. So, ayan. Ito na yung screen. So, ayan guys. Ayan na. Meron na siyang ano, connection ng supply. Ayan guys. Oh. So, natapos yung ating paghang ng projector sa projector projection screen. Ayan. So, ayan. HDMI cable na lang. Ito na lang kakabit natin. After nito, te-testingin na natin. Okay. Kaya lang, hapon na din eh. Almost mag-uwian na. Pero tatapusin ko, ikakabit ko itong HDMI cable para bukas ng umaga, testingin natin kung okay na itong projector screen na kinabit natin at projector. So, okay. Stay tuned lang. Natapos na yung ating pag-install ng hanging projector at ng projection screen. So, siguro bukas na natin te-testingin kasi sobra na yung oras ko sa trabaho. Hapon na din. So, may bukas pa naman. So, bukas na lang natin te-testingin. Hello guys, good morning. Ayan, nandito na tayo. Te-testingin na natin yung projector na aking in-install. Anim sila. So, siguro ito na yung final. So, yun, te-test na natin. Ito yung sinasabi ko switch guys. Oh. Pag in-on mo siya parehas, yan, magkakaroon doon siya ng supply doon sa web projector. So tara, buksan na natin para makita na natin na siya ay working. Ayan, on natin yung power. So guys, ito na rin ano, yung laptop at ginaya ko na din. Ayaw. Hindi natapat yung sensor. So yun guys, madali lang naman din ikabit. Kaya lang, solo working lang talaga. Ganon dito eh. Ala, nag-iisa lang akong gumagawa palagi. Wala akong helper. Ayaw nila akong bigyan ng helper. So guys, ayan, nag-open na siya. So ayan, i-play ko lang yung video natin. Para, saan ka ba? Lahat harito ah. So ayan guys, working na. Ayan yung video ko nung mga 2 o 3 months na siguro yung nakakaraan. So, laki ng nilog yung nuli ko dyan guys. Siguro, nasa 5 kilo, kulang 5 kilo, 4.8 kilogram. Dalawang piraso yung nakuli ko dyan. So, ganda, magandang panoorin yan guys. Talaga masusulit din yung paninig sa dun sa nahuli ko na yan. So, ayan guys, okay na yung in-install natin na projector screen saka projector. Ayan guys. So, ayan guys. Sarap manood pala pag ganitong malaki ang ano, screen. Napakalinaw. Kitang-kita mo bawat butil. Nakikita siya kahit na maliit lang. Ang linaw ng tubig dyan. No? Kitang-kita ilalim. Yan ang pinakamalaki ko na huling isda sa aking pagbablog. Pero nung hindi ako nagbablog, marami ko yung huli. Mas malalaki pa dyan. Kaya baligtad kung kailan nagbablog na, saka kumuha ko yung huli. Good morning sa inyo. Mga kaibigan, yan mga kabisay, viewers, at lalo sa ating mga subscribe. So siguro dito na natatapos yung aking pag-install ng hanging projector saka projection screen. So siguro next vlog na lang muli. Maraming salamat sa pagbigay ng oras sa aking munting palabas. Yun, see you next vlog po. Bye bye.